O, ito na, pag-usapan na natin ito. Itong kay ano, unahin na natin ito kay BBM, ha? Matapos ang halos 5 taon, ibinasura na ng Korte Suprema na umuupo bilang Presidential Electoral Tribunal ang electoral protest na inihain ni dating Senator Bongbong Marcos laban kay Vice President Lenny Robredo. Unanimous ang desisyon ng 15 mahistrado. The Supreme Court, sitting as the Presidential Electoral Tribunal, unanimously dismissed the electoral protest filed by former Senator Bongbong Marcos Jr. against Vice President Lenny Robredo. Out of the 15 members of the tribunal who were present in today's meeting, I was informed 7 members fully concurred in the dismissal while 8 concurred in the result. Inihain ni Marcos ang electoral protest noong June 29, 2016, isang araw bago formal na umupo sa pwesto si Robredo para hingin sa PET na siya ang ideklarang panalo dahil maanomalya raw ang pagkapanalo ni Robredo. Ang nakuhang boto ni Marcos sa eleksyon 2016, 14,155,344, habang si Robredo, 14,418,817. Ang lamang ni Robredo, 263,473. Sa kanyang electoral protest, may tinawag si Marcos na 3 causes of action. Ang una, na kompromiso niya ang automated election system, kaya hindi ito pwedeng pagkatiwalaan sa pagdedeklara kung sino ang nanalo. Ibinasura ito ng PET dahil wala itong saysay. Sa pangalawang cause of action, hiniling ni Marcos ang revision of ballots o mano-manong bilangan sa mahigit 36,000 na clustered precincts, kasama ang mahigit 5,000 sa tinukoy ni Marcos na pilot provinces ng Iloilo, Camarines Sur at Negros Oriental. Pero nang matapos ang bilangan, lumaki palalo nang tinatayan 15,000 ang lamang ni Robredo kay Marcos. Sa pangatlong cause of action, hiniling ni Marcos na ipawalang bisa ang resulta ng eleksyon sa pagka-vice-presidente sa Maguindanao, Lanao del Sur at Basilan dahil nagkaroon daw ng terorismo, pananakot sa mga botante at pre-shading ng mga balota. Pero sabi ng COMELEC sa PET, walang failure of election sa mga nabanggit na lalawigan. Si Associate Justice Marvick Leonen ang member in charge na siyang namuno sa pagdinig ng PET. Sa press conference ng PET, unang inanunsyo ang desisyon kaya't wala pang formal na pasabi sa mga kampo ni na Vice President Lenny Robredo at dating Senator Bongbong Marcos. The deliberations of the tribunal is highly confidential. So this is our announcement. So this is the first time that we're announcing this. The parties will be provided a copy of the resolutions. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hay nako. Okay, ganito, ha? So, yan yung unang announcement. So, medyo naglabas ho ng statement ang kampo ho ni BBM at pinapaliwanag ho doon na sabi niya nga nung kampo ni BBM, ito'y una pa lang, okay? Una in pangalawang, doon sa pinaglalaban, may pangatlo pa daw. Ngunit, naglabas din ho ang Supreme Court agad-agad ng sagot. Abay, ang bilis yung sumagot ha. Pag mga ganyang bagay, ang bilis yung sumagot. Sinagot ka agad nila at sinabi nilang final na ito. Lahat na, the entire electoral protest na daw. Yan ho ang sinabi ng Supreme Court. So kasama na ho yung pangatlo daw. Kasi bilang nireklam, parang sinasabi ho kasi ng ano, may mga naglabasang balita na sinasabi first and second lang, hindi yung pangatlo. Okay? Yan yung sinabi ng abogado ni BBM. Ngayon, agad-agad do! Agad-agad! Sumagot ang Supreme Court at sinabing, hindi, lahat na. Sabi ko, ang bilis sumagot pagka ano ha. O di sige. Jobber the Good Book, according to Reaction TV, tuloy pare ang laban dahil di accurate ang news ng GMA3. Case ang nabasura. 3 case lang ang nabasura, tuloy pa rin ang laban. Hindi po, ang sabi ho ng Supreme Court, entire. Okay, ito ho yung balita na ho yun. Okay, paano rin natin? Tila hindi pa tapos ang laban. Ayon yan sa kampo ni dating Senador Bongbong Marcos. Sabi ng kanyang tagapagsalita, base sa opisyal na pahayag ng Presidential Electoral Tribunal o PET, ang unanimous na ibinasura nito
ay ang second cause of action na manual recount and judicial revision. Pero wala pa raw desisyon ang PET okay, sa may third cause of action na annulment of votes sa Mindanao. Ang pahayag na yan ang kampo ni Marcos lumabas. Ito yung sinasabi nilang wala pa daw itong third cause. Okay? Laila Burakova. Pero ito sinagot na ho ng Supreme Court yan. Nag-issue ng panibagong press briefer ang PET na nagsasabing ang buong electoral process. Ayan ho ang sagot ng PET. The 50-member president unanimous dismissed the entire. Okay? Sinagot ho kagad nila. Pero ito ah, bakit ko sinasabi ito? Okay? Sinasabi ko kasi baka huma-fake news ho kayo pag sinabi ninyong hindi ho lahat. Medyo ang sagot ho ng Supreme Court, entire. Ibig sabihin kasama na ho yung third cause. Okay? Linawin lang ho natin. Doon po tayo sa sinabi ng Supreme Court. Hindi ko sinasabing tama yung sinabi ng Supreme Court. Sinasabi ko lang ho yung desisyon ng Supreme Court. Linawin lang po natin muna yung facts. Test ang kanilang ibinabasura dahil sa kawalan ng merito. Ayan. Sabi naman ito, sa normal na boses niya yun, lagi nanginginig. Opo, alam ko po yun. Nag-enjoy nga ako sa boses niya, nakakatulog ako. So, grabe, bakit lumamang pa? Ibig sabihin mali, ito, sa madaling salita ho. May point yung iba dyan ha. Sabi nila, oh, akala ko ba walang problema sa Smartmatic? Eh bakit nung after nung lahat nung complain, lumamang pa si Robredo? Oh, di talaga may problema. Oh, di ba? Ngayon, ito ho yung sinagot ng Supreme Court. Diyan ho, pakita lang ho natin para ho malinaw. Sinasabi ko lamang po ito para ho may idea kayo ha. Kasi ho medyo nakakalito. Pero para ho hindi tayo madali. Doon tayo sa facts. Okay, ito po yung sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez, yung spokesperson ni Senator Bongbong Marcos. The court unanimously voted to dismiss our second cause. So, however, as to the issue on how to proceed with our third cause, which is the annulment of votes in Mindanao, as yet to decide the matter. Sumagot po kaagad ang Supreme Court with regards to PET case number 005, protest versus Lenny Robredo. The 15 members of the Presidential Electoral Tribunal unanimously dismissed the entire electoral protest. Okay? Tanong. Ito kasi yung tinanong natin sa abogado. According to some lawyers na ating tinanungan, is this final? Meron ho bang motion for consideration na tinatawag ata nila, wait lang, i-double check lang natin kung tama yung term ko. Ang tanong kasi, ang tinanong ko doon sa isang abogado, sa mga nakapagtanungan ko, final na ho ba ito? Ang sagot nila, there will be 15 days. Okay? Na para i-appeal or something bago maging final. Okay? So at this moment, the decision of the Supreme Court is the entire electoral protest ni BBM. Ngayon, is it final? Malalaman yan in 15 days. Yan ho ang sinabi ng mga abogado. So, saan ho tayo? Ito lang ho sa atin, ha? Ito lang ho sa atin. Sabi, motion for reconsideration. Yan nga ho yun. Ito lang po sa atin ang aking iko-comment. We might disagree with the Supreme Court. Ako, I highly believe nanalo si BBM against Lenny Robredo. Naniniwala ako, walang kaduda-duda, nanalo si BBM kay Lenny Robredo. But the problem is the evidence presented to the court. Anong ibig sabihin nun ito? Minsan nun kasi ang problema, kaya nga madadali talaga tayo pag hindi natin inayos yung susunod na eleksyon. Kasi ho, baka yung pagpresenta ng mga ebidensya ay baka ho hindi nakukuha ng sobrang sabihin na natin sigurado dahil nga doon sa smart magic na yan. Sa akin, if there's one lesson to this,
entire electoral protest of BBM is the system or the COMELEC, itong Smart Magic, is sablay talaga ho. Sablay. Uulit tayo dito, eh patay ho tayo. Delikado ho ito. Delikado ho ito, bakit ho? Eh baka ganun na naman ho mangyari. Okay, pagka, lalo na wag kung presidente, di ba nga, mismo nang si Pangulong Duterte nagsabi, na daya siya ng, I think, 6 million ata o 4 million. Na pag-alaman nila. Eh ang problema, yung ebidensya, eh since na magic, yun ang lumabas, eh hindi mo makuha yung manual counting, hindi mo mapagbigyan yung mga manual counting, nadali tuloy. Kaya kung hindi natin babaguhin itong sinasabi nila Attorney Glenn Chong at saka I think si Senator Aimee, yung hybrid election, abay patay ho tayo. Patay ho tayo sa 2022, delikado ho tayo. Kahit sigurado nating mananalo si Mayor Sara Duterte. Hindi ho natin alam bakit. Hindi ho natin masasabi, eh, administrasyon naman, hawak na yung Smartmatic eh. O, hindi na yan makakadaya. Hindi ho. Tandaan ho natin, ang kalaban ho ni Pangulong Duterte ay mga oligark. Mayayaman. May pera. Okay? Ang Smart Magic, hindi lang yan na sinasanto yung nakaupong presidente. Ang sinasanto niyan, sa tingin ko lang naman, hindi ako sure. Ayon sa mga akusasyon ng mga nag-aral dyan, eh sa tingin nila, eh ang sinasanto ng Smart Magic, abay si Ninoy Aquino, oh. Yung pera, oh. Yung daw ang sinasanto. Hindi naman, oh, yung administrasyon. So sa akin, talagang delikado pag hindi natin na-push yung hybrid election. Kaya ho, sabi ko ho sa inyo, if there's one lesson to this, etong sa akin ha, sa tingin ko, the more na we have to push for Mayor Sara Duterte to run. Bakit to? Delikado ho ito eh. Kitang-kita ko na, hinabol sa 2022 yung decision na BBM and Lenny. Para, eto ha, tingnan ninyo. Para kunwari tumakbo si BBM at tumakbo si Lenny Robredo pagka-presidente, sasabihin nila, eh talo nga sa Vice President dyan, sabi nila Supreme Court. O, di ba? O, ano sasabihin ngayon nila? O, pwede na nilang, pwede, hindi ko sinasabing gagawin nila ha, pwede na nilang i-justify just in case may gawing magic sa 2022 at pag tumakbo si BBM at saka si Lenny Robredo. Pwede na nilang i-justify pag kunwari lang naman, may nangyaring magic at nanalo si Lenny Robredo. Sasabihin nila, o, tingnan nyo na. Bakit nyo kayo magre-reklamo? Hindi nga siya nanalong vice presidente. O, paano nyo pa ma-expect na manalo siyang presidente? Gaganyanin nila yan. Sobrang propaganda. Halata-halata. Hinabol eh. Diba? Hindi nyo napapansin. Hinabol talaga. Kasi ano yan eh. Minamind talagang condition na nila yung mga tao na pag lumaban si BBM at saka si Lenny Robredo sa pagka-presidente, eh talo nga ang vice president yan eh. Talo nga eh, sabi ng Supreme Court, talo eh. Lalaban pa sa presidente eh. Tignan mo nga ito si Lenny Robredo, daming ginawa, namigay ng spaghetti, namigay ng fish cracker, namigay ng bamboo. Ha? Oh, eh ito si anong ginawa nito ni BBM. Kitang-kita ko na yung propaganda kagad eh. Oh, di ba? Sa mga service pro presidential ay number 2 or 3 si BBM at number 6 si Lenny. Oo nga, survey 'yun. Pero pagdating sa eleksyon, sigurado kung gagamitin nila yaan propaganda na hindi winnable si BBM. Yan ang sasabihin ng mga Lenny Robredo supporter. Sigurado ko. Ray Carlos Del Mar, Fredo Terterd ka. Ka. Yan yung sinasabi kong bawal sa batas natin yung tatanga-tanga. Ano ibig sabihin? Wala lang siyang illogic. Basta, Terterd ka, ganon.
Oh, pwede din i-justify yung number ng boto kay Lenny. Oo, yan nga ho yun eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, delikado.